Magandang araw po sa inyo, brother. Welcome on board po sa program po ng Kandungong Bayan sa Gipko Apa, Metro Luzon, Philippines. Nakasama po ay humamon kayo sa inyo pong pagsusot ng salamin, maibsan ang kahirapan at labo, pagtanghati. Ano pong sabi niyo kanina? Gusto pa ninyong magpasalamin sana ulit? Oo, sana. Papadang salamin. Eh, sige po, subukan natin. Pansika pa ako. Ito ang nilagyan niya po ng gamit ito. Pinahirap po natin ng gamit ka. Pinahirap po natin. Lumabo po. Mas maganda pa yung... Opo, mas maganda. Mas maganda pong wala akong salamin. Kung malalaman po ito ng buong mundo na may mas matalino pang himalaan Diyos kaysa sa mga gawa ng kamay ng tao. Kinasabi po sa banal na kasulatan, huwag kang mananahan sa gawa ng tao, kundi sa himalaan ng Diyos. Ayan po, himalaan mo. Suti po ninyo kung gano'ng kaliwanag yan. Napakalabo po nito. Labo. So, dati po yan ang nagpapalinaw sa inyo. Oo. Ngayon po, ano po mas malinaw ngayon? Mas malinaw, walang salamin. Sabihin po, Philippines, mabuhay ka. Sabihin po ninyo, Philippines, mabuhay ka. Pilipinas, mabuhay ka. Bakit po mabuhay ang Pilipinas? Pagkat ay mayroong mga katulad. Matatalino. Ginagawa ang gasolina ng tubig. Hindi inaprubahan. Ginagawa natin na palinawin ng mata mo, ayaw nila aprubahan. Bakit? Bakit ganito ang bansang ito ng Pilipinas? Siguro, ang Diyos nang bahala sa kanila pag ano yan. Ganun po yun. Tatay, intindi. Ilan taon na po kayo? Bali, itong sa August 1, 52 na ako. Ako po yung umahamon sa buong mundo na walang hinga ng isang oras. Kahit ang lisensya ko pa mo. I always speak my tongue to the whole world, to the whole nation. You step out to your office, to your association, and do what is God is doing. This is what I'm calling for the miracles. Ano po yung puso ng Diyos, hindi po utak ng kawatan. Tama ba, Tatay Felix? Ano po nangyari sa mata niyo? Luminaw din po ba? Ilan taon na po kayo, Tatay Felix? 61. So yan po mga master clams, hindi po sapat ang tubig na tinuturo ng ibang doktor sapagkat walang kwenta po ang tubig sa Pilipinas. Laso na yan. Wala na po yun. Ang magpapagamot po sa inyong karamdaman ay yung pong iyong katawan din. Tama, Tatay? Yan po ang templo ng Diyos. Hindi na po kayo pwedeng humanap pa ng ibang templo. Katulad po ng patugan sa itik bibi, pag lumunok ng suso, kuhol, bato, kahit piso ay tunaw. Tama, Nanay? Tama, brother? Magpakilala po, Tatay Felix. Ano pong pangalan? Ako po si Felix. Kayo po ang Sergeant at Arms. Opo. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas, Tatay, at pagpalain po ng Diyos. Nanay, malinaw na mga mata. Malinaw na po. Ano po mga sakit-sakit sa katawan, masakit, wala na rin. Meron pa naman. May konti pa. Pahid-pahid lang tanay yan. Magpakilala po, Nanay, ano po pangalan? Miriam Badindio. Ano taong gulang? 73. Kaya po kaliwanag na yun ang iyong salamin ngayon? Maliwanag na. Araw-araw po, para mawala po, Nanay. Sabi po, thank you, Philippines. Thank you, Lord. Thank you, Philippines. Thank you, Lord. Papadol po at naglingkod bayan sa inyong lahat, ang inyong lingkod. Magbabalik po pagkaraan ng isang saglit at magulat muli. Diyos mabalos, Pilipinas. Patay talagang himala. Nakita kong iba eh. Ang salamin, ang salamin ko, lumabot. Ang Pilipinas po, dapat matuto na sa himala ng Diyos.